Madlang people, mga kumadlang bayan at mga queen, sumayong karatal at sumayin. Ang bagong Caracan ang mabakong buhod na ganda sa Caracan. Ako ang Diyos ng tagapahin ng puso sawi at dahil kaya hindi magkukulang sa inyong mga bayo. At si Queen na manggaling! At ako naman ang Diyos ng tagapayo sa karandahan at kasaksiyan. Ako si Queen na lama, Queen na nag-love-say and business, Miss Hitty Queen of the Queen. Ang panas na ipapakita ang kanilang mga kakayahan sa hulaan at talakan. Kikilalanin muna natin sila starting of holiday number 1. Hello mga queen! My name is Estefania Lapid, 19 years old today, and I believe to say that beauty is the courage to be. Beauty is only being what who you are. And I thank you. Makikilala din natin si candidate number 2. Hello, mga queens! My name is Gwendolyn Martinez. I'm 27 years old and I believe in the same that kailangan natin maging matalino sa paraan na alam natin. Walang makakaisa sa atin o makapag-ililang sa atin ang puso't isipan. Kasi pag oras sa malilang iyong puso't isipan, tsak! In love ka na naman, nena! Thank you! Magpapakitang gilas at salam pala din si candidate number 3. Hello mga queens! My name is Trixie Dibanez. I'm 16 years old and I believe in the thing that if you don't know how to believe in yourself, you believe in yourself and let me know your own personality skills. And I thank you! Nakilala natin ang ating mga candidates kasi sisimulan natin ang unang round ng kompetisyon at makikita nila kung sino ang aabante sa next round. This is Tumpak Galang Galang! Hey, my ladies, kilala ninyo. Dahil sa screen tatlo ay magiging dalawa na lang na aabante sa debate. Ready na kayo? Kawain sa kawain! Sino artista ang gumanap na unang darya? Yes! Candidate number 1! Estefania Gomez! I believe... gila ko to. I believe napapanood ko to. I believe idol ko siya sa mga kanyang mga action skill sa Darna. I believe Isa Calzado. Ayaan mo muna sagutin. Ayaan ko muna sagutin ko yung tanong. Sino ang kumanap na unang Darna sa
sa final episode ng Darn, Mars Traveler Darna. Ang sagot mo ay si Isa Calzales. Tumpang ka na nga na sa pangyalapin. Pwede pasok ka na sa next round. Dalawa na lang inaangat sa number 2 and 3. Good luck to both of you. Kaway sa kalal. Magbigay ng isang karaniwang ginagamit na pampalasa sa adobo ay candidate number 3. I believe, alam ko to, I believe masarap na ilagay sa adobo. I believe favorite ka to, Toya. Toya is tampang alert na na! Basta ka na sa next round, candidate number 3, candidate number 2. Gwendolyn, mag-abilis. Salamat sa inyo sa pasala at mag-uwi ka naman ng 5 diamond passes. Tutuloy na tayo sa next round ng competition na kung saan ang kanilang argumento ay kanilang ipaglalaban. Dito lang yun sa debate! Kaya, Queen Manamang Lima, ay ka na pumagita. Salamat, Queen Manamang Lima. Kaya ka na din number 1 and 3. Pwede na din kayo pumagita dito. At mamimili ka ka na din number 1 kung ano ang bani na iyong ang na iyong ipaglalaman kay Ayon Paso. Okay. Kay Kuya Ryan. Sa akin, si Ayon. Okay, ready na kayo? Ang ipaglalaban nyo ay ang sa iyo ay pagmamahal at ang sa iyo naman ay career. Ang tanong, ano ang mas mahalaga para sa iyo? Pag-ibig o pagmamahal? O career. Okay, mauna candidate number 1. Your timer starts now. I believe, mga queens, mas mahalaga ang pagmamahal. Kapag meron kang pagmamahal sa puso, hindi kayo kailanman hindi mananaig sa iyo ang galit sa puso mo. Pag may pagmamahal ka, lagi namumutawi ang kagandahan ng puso mo. Kung nakikita ka ng taong minamahal mo. I believe, kung may karil ka sa buhay mo, lahat mabubuhay mo, kundi hindi lang sarili mo, kundi buong pamilya mo, makakatulong ka pa sa ibang tao, diba? Pag nakatulong ko sa ibang tao, alam natin na yun ang nagiging dahilan ng pagiging malasakit natin sa isa't isa. Kailangan natin maging malasakit sa tao o sa kapwa-tao natin para alam natin, nararamdaman natin as a pleasure kung ano din ang nararamdaman bilang tao. I believe na mas mahalaga pa rin ang pag-ibig o pagmamahal kapag may pagmamahal kayo sa isa't isa at may tiwala kayo sa isa, hindi kayo kailanman mawawala ang pagmamahal niyo dahil mahal niyo ang isa't isa. Kung mahal niyo ang isa't isa, kailangan na mamumutawi sa puso at kalooban ninyo ang pagmamahal na meron ka at pagmamahal na kung ano ang pinaglalaban mo. I believe na mas mahalaga ang career kasi higit sa lahat, pwede mo ni pagtapos ng pag-aaral ng sarili mo kapag meron ka ng trabaho o kumikita ka ng sarili mo dahil sa sariling sikap mo. Kapag may sariling sikap mo, may tiyaga ka. Time is off! Ayan! Sino kayang makakapasok sa huling round? Para tapatan ng ating winning queen, talagin natin si Bidi-Bidi Nicole Cordobel! Okay. Napag-decision na namin ng mga hurado, ang tutungo as final round ay si candidate number 3! Trixie Gomez! Congratulations, Trixie Gomez! Pagpala sa next round! Maaari kaya siya makatungtong sa semifinals at makuha ngayong araw ang kanyang ikatatlong turana. Tawangin na natin muna at reigning Miss Cunie para sa kanyang ikalawang araw. Ikatlong araw, Tanya Marie Garcia. Hello mga queens!
yung pagkapanalo ka kagabi, super saya ko na muli kong mauwi ang corona na ito. Sana sa pag-uwi ko ng corona na ito, hindi mawawala ang pagmamahal ninyo sa aking madlang people. Sana sa patuloy niyong pagmamahal kay sa pagmamahal niyo sa nag-iisang time niya, Marie Garcia, sana makuha ko ang ikatlong corona upang makapasok ako sa semifinal. Ako po si Trixie Marie Garcia, your reigning Miss Kitty, Queen of the Queen for the second time. And hi, thank you. Okay, maraming salamat, Queen, Miss Queen of the Queen, na si Queen, na si Tanya Marie Garcia. Okay, ready na kayo? Pupunot na si Reigning Queen ng sagot ng katanungan kung nakakaloko ba o playtime o serious question. Ang nabunot mo ay serious question. At mauna ang kamamatch challenger Trixie Gomez, bago tayo magsimula, pwede nang isuot ang headphone ni Reigning Queen. Bago tayo magsimula, the views of the opinion of the host, the show, and the management din left reflect the whole management. Ready na kayo? Maaari ka na pumagit na, Trixie Gomez? Ready ka na sumukod? Ito ang tanong para sa'yo. Handa na ba talaga ang mga estudyante sa darating na pasukan sa Lunes? Ito ang tanong. Handa na ba ang mga estudyante sa darating na pasukan sa Lunes? Your timer starts now. I believe, mga queens, tingin ko sa mga kabataan ngayon, hindi pa sila halos nag-a-adjust sa meron tayo ngayon sa darating na pasukan. Kasi hindi pa sila masyado nakakapag-adjust kasi lahat po tayo nag-a-adjust sa pagpapatuloy ng edukasyon sa pag-aaral ng mga kabataan ngayon. Mahirap po intindihin at mag-adjust ng mga kabataan ngayon. Kasi po unti-unti po pinapalabas ang face-to-face classes sa buong Pilipinas upang magkaroon ng magandang kalidad ng edukasyon ang napatutunan ng mga bata upang maintindihan nila ng maayos ito. Kailangan po natin intindihin ang proper way ng pagtuturo upang maintindihan din po tayo nila. And I thank you. Thank you, Trixie Gomez. Okay, ikaw naman sa lakad. Reigning Miss Kitty, Tanya Marie Garcia. Tanya Marie Garcia, kapag nakuha mo ang isa pang corona ngayon, maaari ka na makatungtong at ikaw ang unang kauna-unang reigning queen na makakatungtong sa semifinals. Hindi ka na? Pwede na ito na ang tanong. Para sa'yo, handa na ba talaga ang mga kabataan ngayon sa darating na pasukan sa Lunes? Ulitin ko ang tanong, handa na ba ang mga kabataan ngayon sa darating na pasukan sa Lunes? Your timer starts now. I believe, mga queens, sa palagay ko po sa ngayon, sa mga kabataan po ngayon, hindi po pa po sila handa, masyadong handa. Sa darating na pasukan, sa darating na Lunes, bakit? Alam po natin, lahat po tayo nag-a-adjust. Sa nararanasan po natin COVID-19, kasi po mga naranasan po nila, modular lang po sila o sa bahay sila gumagawa ng kanilang mga pinapaturo ng kanilang issue, ng mga kanilang mga tissue via online o social media. Alam po natin na hinahirap po talagang mag-adjust kapag face-to-face na po man ngayon. Kailangan depende po sa mga kabataan ngayon. Kung handa na ba sila sa pag-aaral o hindi. Pero ngayon, iisipin po natin, mas mahalaga po ang kinabukasan ng kabataan nyo. Sabi nga po ni Dr. Sir Rizal, ang kabataan ang kayamanan ng bukas. And I thank you. Thank you, Reigning Miss Kitty, Tanya Marie Garcia.
Madlang bayan at mga queens ng ating Neskiri, Queen of the Queen to, for today I see. Tanya Marie Garcia, congratulations! Ikaw pa rin ang ating winning Miss Canadian. Babalik ka po, congratulations sa inyong corona. At pasok ka na sa semifinals! At tanggapin mo ang inyong ikatlong corona. Sa Talakan, hindi sila unang dahil magaling sila. Pagdating si Chukchaka, hindi talaga sa Miss Canadian, Queen of the Queens!